Babala ng mga election watchdog maging mapagmatsyag ngayong eleksyon. Paniwala kasi ng ilan, hindi raw transparent ang automated elections. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Maghanda, magbantay at kumilos. Ma'am Jessica, ito ngayon ang payo ng isang election watchdog sa nalalapit na eleksyon. Hindi raw kasi malayo mangyari ang dayaan sa darating na Lunes. Sa darating na Lunes, muli na namang tutungo ang bayan sa mga eskwelahan para bumoto. Kaya paalala ng grupong kontradaya, maging mapagmatsyag, lalo pat meron daw silang agam-agam sa gaganaping eleksyon. Una, masyado rong maiksi ang tatlong buwang ibinigay para ma-review ang source code na gagamitin sa eleksyon. Ang source code ay ang mga computer instruction kung paano bibilangin ang mga boto. Ayaw man naming maging alarmist, kailangan tayong maghanda sa posibilidad ng malawakang pandaraya. Bukod dito, ang mga boto raw sa 90% lang ng mga presinto ang diretso matatransmit sa pamamagitan ng internet. Ang nalalabing 10% ng mga presinto kasi ay walang internet connection, kaya kailangang dalhin ang SD card sa canvassing area. Sa pagbiyahe ng SD card, may posibilidad daw ng SD card switching. Wala kasing malinaw na security protocol, lalo na dun sa pag-secure ng SD cards. Kung si dating Comelec Commissioner Gus Lagman naman ang tatanungin, wala di umanong integridad ang automated election. Hindi raw kasi ito transparent. Hindi raw nakikita ng mga tao at hindi nila naintindihan kung paano binibilang yung kanilang mga boto. Matagal nang tinututulan ni Lagman ang automated elections sa bansa. Lalo pat noong election 2013, naniniwala siyang pinakailaman ang canvassing na hindi raw malayo mangyari ngayong 2016 elections. Yung first 2 hours ng canvassing, biglang bumulusok. Umabot kagad ng 10 million o 12 million. Obviously, merong nangyaring mali. Binago yung program at kinorek at binago yung laman. Ibig sabihin, kayang gawin, kayang baguhin ang resulta. Napakasagrado ng boto, sabi nga, no, kaya dapat tiyakin hindi lamang ng mga botante kundi ng mga nagpapatupad nito na nasusunod nga ang mga guidelines. So para sa mga botante, should there be any parang irregularities ano na nakikita natin, agad itong ipagbigay alam sa mga BEIs at marami ring mga nakakalat na mga watchdog ano sa mga voting places, kaya agad itong ilapit sa kanila nang sa gayon ay may perating ito sa kinuukulan. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.